Dear Kuya Poy, good day sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Ako po si Ina, 30 years old mula dito sa Manila. Isang taon na lang ang kulang at eksaktong isang dekada na sana ang relasyon ko sa ex-fiancé kong si Simon. October 2023 kasi ay ikakasal na sana ako sa kanya, Kuya Poy. Pero bago pa yan, ay nadiskubre kong 2 buwan na pala niya akong niloloko. Counting background lang din sa inyong mga nakatutok. January of 2023 nang pumasok sa training si Simon para sa Bureau of Fire Protection. Plano niya kasing maging isang ganap na bumbero. 4 na buwan ang inabot ng training niya, Kuya Poy. At sa loob ng mga panahong yun, ay walang uwi-uwi at madalang lang ang komunikasyon naming dalawa. Ang sabi ni Simon, bawal daw kasi ang telepono doon, pero kung minsan naman ay napagbibigyan daw sila. Makalipas nga ang ilang linggo, nang walang communication ay may ipinagtapat sa akin ang fiancé kong si Simon. May crush daw siya sa isa sa kanilang kasamahan sa training. Hinihaan ko lang naman yun, Kuya Poy, kasi alam kong mukhang harmless naman ang taong yun. Hanggang sa unti-unti ay lagi niya nang nakikwento sa akin si Buddy. Tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap ni Simon, nag-umpisa na ngang mairita ako, Kuya Poy. Somehow natutuwa rin naman ako kasi ramdam kong alam ni Simon sa sarili niya na nagseselos na nga ako. Hinayaan ko lang yung ganong mga eksena. Kahit na alam kong babae, si Buddy na tinutukoy niya. Kalaunan, gumraduate na nga sila ng jowa ko sa training and by this time ay tuluyan ng naging malapit sa isa't isa sina Buddy at ang taong minahal ko ng 9 na taon. Ang kwento ni Buddy kay Simon, siya daw ang nagturo sa kanya kaya madali niyang naiintindihan ang mga lessons nila sa training camp. Sa totoo lang, Kuya Poy, iba na ang kutub ko this time, lalo na noong pinakilala ako ni Simon noong graduation nila. Okay naman ang first encounter namin ni Buddy, pero sa loob-loob ko, iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Nakiusap na tuloy ako kay Simon na huwag nang kausapin pa si Buddy after ng graduation nila. Pero sa kabila niyan, siniguro naman sa akin ni Simon na crush lang naman daw ang meron siya at wala nang hihigit pa sa klase ng relasyon na meron kami. At dahil nga naging abala ako sa pag-aayos para sa nalalapit na naming kasal ni Simon, ay hindi ko na nakakausap masyado ang boyfriend ko. Bumawi naman ako sa kanya after ng ilang linggo. Sabay sundot kung nag-uusap pa nga ba sila ni Buddy. Sinabi naman sa akin ni Simon na hindi naman daw sila nag-uusap. Akala ko okay na ang lahat . Not until the month of August 2023. Nang may bigla ang nag-chat sa akin na hindi ko namang kilala. Eventually, nalaman ko nga na siya pala ang fiancé naman ni Buddy. Nagawa kasing magsumbong sa akin ng boyfriend nitong si Buddy matapos malaman niyang nag-bagyo si Buddy kasama ang fiancé ko mismo. 2 araw sila nag-out of town, Kuya Poy. Kaya pala sa tuwing tumatawag ako kay Simon noon, ay palagi niyang hindi nasasagot ito. Pero ang sabi at eksplanasyon sa akin ni Simon, during that time daw kasi ay may mga bisita sila sa trabahong pinapasukan. Okay. Mabilis kong tinawagan si Simon para paaminin siya sa nagawa niyang kataksilan pagkatapos ng pag-uusap namin na nag-chat na yon. Hindi naman siya tumanggi, pero ininsist niya na wala naman daw nangyari sa kanilang dalawa ni Buddy sa pag-out of town nila. Kapatid lang daw ang turing niya kay Buddy. Depensa ni Simon, Kuya Poy. Pakiramdam daw niya ay si Buddy ang mas nakakaunawa sa kanya given na nakaka-relate sila sa isa't isa. At tanging yakap lang daw ang nagawa nila at nagawa nilang ilihim yun dahil alam nilang hindi ko maiintindihan ang paliwanag nila sa akin at ganun din sa fiancé ni Buddy.
Matapos nga ang pangyayaring yun ay nagdesisyon na rin akong sukuan na, Kuya Poy, si Simon. Dahil hindi ko deserve ang stress na ibinibigay niya sa akin. Sinabi ko na lang sa kanya na siya na ang magsabi kung bakit hindi na dapat na matuloy pa ang kasal naming dalawa. Almost isang taon na yun nangyari at ngayon lang din ako nagkalakas ng loob na sabihin at ikwento ang storya ko, Kuya Poy. Akala ko apoy lang ang pinapatay ng mga bumbero. Kaya rin pala nilang pumatay ng init ng pagmamahal ko sa fiancé kong si Simon. Maraming salamat sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang aking storya sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Ina. Dear Kuya Poy, mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwento ni Ina, ang kanyang ibinahagi. Alam mo, hindi ko na patatagalin pa, pero Ina, nagawa mo na ang lahat ng mga pagbibigay at pag-unawa kay Simon. Hindi lang isa, kundi maraming pagkakataon pa nga actually. Bagaman isang taon na nga nakakalipas, alam at ramdam ko na masakit pa rin na ipagpalit ng isang partner for 9 years sa isang taong kakikilala niya pa lang. Pero hindi na natin talaga kontrolado yung eksenang yun. Katulad mo, kasal na nga lang ang usapan na purnada pa. But try to look at the brighter side. Mabuting hindi pa kayo kasal na mangyari yan, Ina. Dahil kung hindi talaga laan para sa'yo ang isang tao, kahit pangatalian mo yan, kahit ikadena mo, kahit ikulong mo, kahit gawin mong belt mo sa pantalon mo o sa kunsaan man, kapag ka hindi talaga nakatadhana para sa'yo, kahit gaano pa katagal at sa tingin mo kalalim ang pinagsamahan ninyo, ang tao, kapag may iba ng mahal, kakawala at kakawala na talaga. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.